Halina sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Aralin 1, positibong pagkilala sa sarili. Isang magandang araw mga bata, ako si Teacher Nora, ang inyong guro na nagsasabing ang kagandahang asal ay mahalaga kaya ating hubugin at paunlarin. Halina't simulan natin ang isang masayang araw ng pagkatuto sa edukasyon sa pagpapakatao. Alam niyo ba na ang bawat tao ay biniyayaan ng iba't ibang kakayahan? Bilang isang bata, paunti-unti mong natutuklasan at nalalaman ang mga kakayahang ito. Mahalaga na ito ay iyong paunlarin. Sa araling ito, iyong matutuklasan ang iba't ibang kakayahan na maaaring tinataglay mo. Ang ating layunin ay nakatutukoy ng natatanging kakayahan, halimbawa talentong ibinigay ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin ang kahulugan ng salitang kakayahan. Ang kakayahan mga bata ay ang mga talento o mga bagay na kayang gawin ng isang tao. Ayan, punta tayo sa panimulang pagsubok. Suriin ang bawat larawan na nasa ibaba. Isulat ang check sa loob ng kahon kung ang ipinapakita sa larawan ay isang kakayahan at X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa pagsagot. Ayan. Halina, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sa unang larawan ay check. Ito ay nagpapakita ng kakayahan sa pagtugtog ng musical instruments. Sa ikalawang larawan naman ay check. Ito ay nagpapakita ng kakayahan sa pag-awit o pagkanta. Samantalang sa ikatlong larawan ay hindi. Sa ikaapat na larawan ay hindi din. At sa ikalimang larawan ay check. Ito ay nagpapakita ng kakayahan sa paglalaro ng sports. Ayan. Ano nga kaya ang mga natatanging kakayahan ng isang batang katulad mo? Tuklasin ang mga ito sa tulang mababasa. Handa na ba kayo para sa pagbasa ng tula? Magaling! Halina't magbasa na tayo. Natatanging kakayahan, ating kayamanan. Isinulat ni Cheryl Lynn L. Beltran. Bawat nilalang ay biniyayaan, ang king kakayahan na dapat ingatan. Ito'y kayamanan na maituturing, kaya dapat pahalagahan ng bawat isa sa atin. Pag-awit, pagsayaw, sadyang nakakahanga, sabayan pa ng pag-arte at pagguhit na nakamamangha. Mayroon din namang may angking galing. Lahat ng ito'y biyaya ng Diyos sa atin, maituturing na kayamanan na di kayang bawiin. Positibong pagkilala sa sarili dapat pairalin. Natatanging kakayahan dapat na paunlarin. Ano ang mga kakayahang nabanggit sa tula? Tama! Pagsayaw, pagkanta, pag-awit, pagguhit at pag-arte. 2. Tungkol saan ang tulang binasa? Tama ulit ang iyong sagot. Tungkol ito sa mga kakayahan. Pangatlo, kanino nagmula ang mga kakayahan natin? Magaling! Ito ay galing sa Diyos. 4. Ano ang kakayahan mo? Ano ang dapat gawin sa mga kakayahan mong ito? Ayan, gawin natin ang
Alamin natin ang dapat na matutuhan natin. Alam niyo ba na lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan? Ang iba ay magaling sa larangan ng pag-awit, pag-arte, pagsayaw, pagtula, pagsulat, pagguhit, paglaro ng sport sa kaiba pa. Importante na malaman mo ang iyong sariling kakayahan bilang isang bata. Gamitin at lalo pang paunlarin. Halika at subukang piliin ang tama kung tama ang kaisipan at mali kung hindi tama. 1. Bawat tao ay may angking kakayahan. Magaling. Tama. 2. Dapat itago at ikahiya ang talento o kakayahan. Magaling. Ang iyong kasagutan ay tama. Mali ang ipinapahayag. 3. Ang kakayahan ay dapat paunlarin at pagyamanin. Muli, tama. 4. Nakakahiyang sumali o lumahok sa paligsahan ng pagkanta. Mali, hindi dapat ikahiya ang ikinakahiya ang mga talento. Kung may kakayahan kang kumanta, ikaw ay sumali o lumahok sa paligsahan ng pagkanta. 5. Lakasan ko ang loob ko na sumali sa paligsahan ng pagguhit. Magaling! Tama! Ayan, gawain 1. Tukuyin ang kakayahang ipinapakita sa bawat larawan. Ayusin ang scrambled letters upang mapuo ang salitang tinutukoy nito. Ang larawan, ito ay nagpapakita ng tama, pagguhit. Number 2, tama, paglalaro ng sports. Number 3, ang larawan ay nagpapakita ng kakayahan sa pagkanta. Number 4, ang larawan ay nagpapakita ng kakayahan sa pagtugtog. At ang panghuli ay tama, pagtula. Ayan, punta tayo sa ikalawang gawain. Suriin ang sarili. Isulat sa loob ng puso ang iyong kakayahan. Sagutin ang mga katanungan. Paano mo lilinangin ang natatanging kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos? Paano mo ito maipapakita? Bakit kaya kailangang linangin ang mga kakayahan? Pagsasabuhay. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong. May magaganap na malaking aktibidad sa inyong paaralan. Maraming nakatakdang gawain na maaaring lahukan ng mga mag-aaral. Isa ka sa pinili ng iyong guro sa isa sa mga gaganaping paligsahan upang kumatawan sa iyong klase. Alam mong mayroon kang kakayahan dito. Ano ang dapat mong gawin? Pangwakas na pagsubok. Ilagay ang kakayahan na tinutukoy ng bawat pangungusap. Number 1, papel, lapis at pangkulay ang bitbit ko. Obrang kakaiba ang kalalabasan nito. Tama, pagguhit. Number 2, sa mikropunong hawak ko, magandang tinig ang hatid sa inyo. Magaling, pag-awit.
Number 3, sa bawat kumpas at indak ng katawan, tempo ng musika ang sinasabayan. Pagsayaw. 4, magkakatugmang salita ay kapansin-pansin, mabisang pumupukaw ng bawat damdamin. Magaling, tama ang iyong kasagutan. Pagtula. Number 5, iba't ibang karakter ang kayang gawin. Pag-iyak, pagtawa, pagkatakot, kayang pagsabay-sabayin. Napakagaling mo! Muli, tama ang iyong sagot. Pag-arte. Yan, kasunduan, magdikit ng mga litrato ng pagsali mo sa paligsahan. Tandaan mga bata, ang bata ay may kakayahan na dapat gamitin, ibahagi at paunlarin. Binabati kita, matagumpay mong natapos ang araling ito. At dahil sa iyong kasipagan at kagalingan, nais kitang bigyan ng regalo. Paalam mga bata hanggang sa muli nating pagkikita.